Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam niyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Sasamahan kita kahit isang eroplano ang agwat nating dalawa. Dahil kung nakakapagsalita lamang ang paliparan, ikukwento niya kung ilang beses akong lumingon pabalik sa iyo nung araw na ako'y lumisan. Papalubog ang araw noon at dahan-dahan lumulubog din ang puso ko sa kalungkutan. Ayaw sana kitang iwan. Gusto kitang samahan sa mga umagang nagmamadali ka papasok sa eskwela. Gusto kitang damayan sa mga gabing nahihirapan ka sa matematika. Gusto kitang yakapin sa tuwing gusto mo nang sumuko dahil akala mo'y wala kang talento sa pagpinta. Ngunit anak, gusto kong ipaalam sa'yo na ikaw ang nagpinta ng buhay ko. Nang dumating ka, naging makulay ang mundo ko. Ang dating mga baluktot na linya ay naging tuwid. Ang dating madilim na larawan
ay nabigyan ng liwanag. Kaya anak, gusto pa rin kitang samahan sa bawat mong karanasan, sa mga tagumpay at kabiguan. Sasamahan kita hanggang marating mo ang mga ulap, hanggang maabot mo ang iyong mga pangarap. Hello, Ma? Hello, anak. Sorry, kakatapos lang ng trabaho ni Mama. Okay lang po, Ma. Kakatapos lang din naman po namin maglaro. Mukhang nandyan ka ulit sa paboritong lugar, ah. O sige, ready ka na ba? Punta ka na sa DepEd Commons. Mart tayo ngayon, ha? Saan na nga ulit tayo na ito kahapon? Sa problem solving na, di ba? Anak, sasamahan kita, kahit isang eroplano ang agwat nating dalawa. Hello there! Hi kids, dear parents and learners, and to our teachers also. Teacher Aileen is here, ang inyo pong magiging A2Life tutor online for today. Welcome all sa Mathematics 1. Tayo ay nasa Week 5, Quarter 2. Ay, Week 5 po tayo. Teka lang po. Open ko, sir. Wait lang po. Oh my goodness. Okay. Open ko. Okay, there you have it. Tayo po ay sa week 5. Medyo na mali lang. Ihanda na po natin ang ating lapis at kwaderno, pati na self-learning module at humanda sa panunood at pakikinig para sa bagong aralin kasama si Tutor Arlene. Tayo noong nakaraang linggo, natutunan natin ang dalawang paraan ng pagbabawas o subtraction sa Ingles. Ano nga ba yung dalawang paraan na yun kung ating naaalala? Una, ito ay pag-alis o pagtatanggal. Okay, hello po sa ating mga manonood sa araw na ito. Yan, hello po kay Ma'am Lovie o Rosa, Latipit, Jane, Rosario, Mylene. Hello po sa inyo. Salamat po sa pagtutok. Okay, sa unang pamamaraan, ito ay ang pag-alis o pagtatanggal. Makikita natin na mayroon tayong ilang lapis, kids? Meron pong lapis. Ang buong bilang niya. Tingnan natin siya ng isa, dalawa, tatlo, apat. Yan ang ating gagawin. Tatanggalin natin. Kaya ito ay magigas. 4 equals, ilan ang matitira? Dear learners, ilan po? Pwede po tayong sumagot sa ating comment box. Okay. Na lapis. Hello, Alger. Hello, Mary Ann. Hindi po tayong sumagot. Hello, Modesta. Okay, ikalawa paraan naman ay paghambing ng bilang. Una ay ihahambing muna natin ang mga grupo. So makikita natin na si Rowell ay mayroong anim na mangga habang si Seth na may isang mangga. So mas marami yung mangga ni Rowell. Yung kay Seth ay isa, yun ang ating ibabawas. Yan, bawasan natin ang isa. Ngayon, maihahambing na natin ito. Ang mangga ni Rowell ay higit ang 5 sa mangga ni Seth. O 6 minus 1 equals 8. Sana naiintindihan na natin yung ating past lesson noong nakaraang linggo. Okay, ngayon naman ay meron tayong baragbag o addition bilang kabaligtaran ng pagbabawas o subtraction. Teacher, yung addition o subtraction? Yes po. Opo. Ayan, may nasagot sa atin kanina. Ayan, medyo delay na ng konti. Sa araling ito, malalaman mo na ang pagdadag ay tutunan mo rin ang paggamit ng pagdaragdag o addition upang malaman mo ang pagkaiba ng bawat pangkat gamit ang paghambing. Yan, talakayin pa natin yan. Pakinggan muna natin ang isang kwento. Ito si May. Yan, si May. Ang ganda-ganda ni May. Kamukha ni Sarah. Yan. Si May ay binila ng kanyang ina ng 5 ipit sa buhok sa bayan ng mga bata. Isa, dalawa,
tatlo, apat, limang ipit ang binili ng kanyang nanay. At ito naman ang kanyang kapatid. Kapatid si May, binili dalawang ipit ang kanyang ate sa dalawa na mayroon ng tatlong ipit. Mapapansin natin, si May ay nabawasan ng ilan? Ilan po yun natin? Okay, pwede po tayong nabawasan po na yan, nabawasan tayo, nabawasan ng dalawang ipit si May dahil ibinigay niya kay ate niya. At tingnan natin, ilan naman niya yun ang lahat ng ipit ni ng ate niya? Mayroon na siya tatlong ipit, nagdagampan ng dalawa, ito ay naging, okay, ayan, very good, yay, lima, yan. Okay, ngayon, balikan natin yung kwento. Ito ulit si May, mayroon siyang limang ipit. Ayan, limang ipit, at ay ibinigay niya, okay, nabawasan dalawa. Kaya naman ito ay 5 minus 2 equals, ilan na natira, dear learners? Very good, ah. May natira siya? 3. Very good, Jerry. Ayan, good job. Ah, okay, meron siyang natirang 3 ipit. Ngayon naman, kung may 3 ng ipit, ayan, dagdagan pa ng 2 pang ipit galing kay May, ilan na lahat ang kanyang ipit? Okay, very good. Meron na po siyang 5 ipit. Good job. Very good. Okay. Yan. Ang isang pamilyang na pangungusap sa pagbabawas ay isang addend ng pamilyang na pangungusap sa pagdaragdag. Yung difference sa mga added sa addition sentence. Makita natin dito. Tingnan natin ito, mga bata, ha? Okay, meron ako dito. Meron tayo dito dalawang sentence. Meron tayong isang subtraction sentence, ito, at isang addition sentence. Kung natatandaan nyo pa, ano-ano nga ba ang bahagi ng subtraction sentence? Meron tayong, tanda pa natin, minuend, subtrahend, at difference. Kantahin nga uli natin para mas matandaan natin. Minuend, subtrahend, difference. Okay, so sa addition sentence, meron din siyang bahagi. Ang tawag natin, addends. Okay, shout out po kay Ma'am Shaina. Okay, Ma'am Marjorie, good morning, good afternoon po. Okay, so sa addition, ang sagot ay tinatawag nating sum. Ayan. So sabi kanina, yung difference daw addends ng addition sentence. Ayan, makikita natin, taba natin itong number 3. Ayan, teka, kunin natin yung ating. Okay, ayan. Yung ating number 3, ang ating difference sa subtraction. Yun daw ay galing sa isa sa mga addends ng addition sentence. Nakita po ba? Ayan. Tapos, yung number 5 dito, ito yung ating sum o yung sagot sa pagdaragdag. Yun naman ang magiging pagdating sa subtraction. Kaya siya tinawag na ang pagdaragdag ay kabaliktaran ng pagbabawas. Yes, ano po? Ayan. Shout out po kay Virginia, kay Aaron, Noemi. Salamat po sa pagputok. Okay, ito pa, isa pang kwento. Ito, kumare, ito si Liza, isa sa ating manonood. At ito ang kanyang alagang rabbit. Gusto niya pakainin ito ng carrots. Binigyan dalawang carrots. Ayan, dalawa. At binagdagan niya pa ng ilon niya. Binagdagan pa po niya ng at nakibig sabihin, yung dalawang carrots na dagdagan ng 4 pa na carrots. Ilang lahat yan? Bilangin natin. Okay, bilangin natin gamit ang ating pointer. Ayan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lahat ang carrots ng kanyang alagang rabbit. Ulitin natin, 6 ang carrots ng kanyang alaga. Kinain ng rabbit ang 2 sa mga carrots. So, ang 6 ay nabawasan ng 2. Ilan po ang natira? Okay, learners, very good. Eileen, very good. 4. Sabi ni Eileen.
Very good. Yan. So, six, nakain niya yung dalawa, may natirang apat na carrots. Yan. So, yung... Okay, yan. Ito natin ang ating pointer. Nawawala siya. Okay. So, ito yung sagot. Ito yung sum. Yan, yung sum. Kung makikita natin, very good. Okay, yung six, saan? Sa? Yan. Tumin natin, yun yung... San galing? Ito ay galing sa isa sa mga... Okay, pwede po tayong sumagot. San po galing for? Pag titingnan natin siya sa addition sentence, ito ay mula sa... Galing yan dito sa ating addends. Natin, no? Galing siya sa addends. Kapat tayo ni Pixie Pizarra, kung paano ba yan? Okay, punta po tayo sa ating white. Okay. Nakikita natin dito, meron tayong isa, dalawang addition sentence. Okay, dito naman sa kabila, meron tayong dalawang subtraction sentence. Okay, tapos ito naman, isa pa uling addition sentence. Paliwanag natin, ma, parang nakakalito yun. Yung pagdaragdag po ay baligtara ng addition. Okay, so since meron tayong addition sentence, gawin natin siya ngayong subtraction sentence. Okay, natin ang hatter para mas makita natin. Kukunin natin yung sum. Yan ang ating magiging minuend. Yan, ating minuend. Minus, sabi kasi yung addition, kabaligtara ng subtraction. Minus kunin natin yung isa sa mga addends na 9. Equals, ilan ang matitira? Makikita rin natin dito ang sagot. Ito ay 2. Tama po ba? Yung 11, bawasan ng 9, ang sagot po ay 2. Okay, ngayon naman, gawa pa tayo ng isa pang subtraction sentence. Okay, kunin uli natin yung sum, which is 11. Nakakasunod po ba mga kids? Bawasan natin na, nakuha na natin yung 9 dito, yung isang addend, which is 2. Ayan, bawasan natin, yung sagot niya nandito rin. Nakuha na natin to, tsaka ito. So, ang sagot natin, ang ating difference ay 9. Okay, nakita po ba? Okay, ngayon, dito naman tayo sa addition sentence, gawin natin siyang dalawang subtraction sentence. Sabi kasi, kabaliktaran. Oh, so, meron tayong 8 plus 4, dagdagan ng 4, ang 8 ay 12. Okay, ngayon sabi, kukunin natin yung sum. Kukunin natin yung sagot sa addition na 12. Minus, isa sa mga addends ay 8. Kukunin natin, ito. Okay. Equals, ilan ang matitira? 12, bawasan ng 8. Okay, ilan po? Si, gumakita. Sino? Okay, may sumagot na po ba sa ating mga learners? Oh, dear learners, pwede po tayong sumagot sa ating comment box. Ang sagot ay nandito rin po sa ating addition sentence, which is 4. Yeah. 12, bawasan daw ng 8, ang sagot ay 4. Okay, ngayon, pwede pa tayong gumawa ng isa pang subtraction sentence. Kunin natin yung sum na 12. Kunin natin yung isang addend na 4 equals... Ang magiging difference niya ay isa pa rin sa mga addends, which is 8. Yan. So, meron tayong 12 minus 4 equals 8. Nakuha po ba? Okay. Next, meron pa tayong isang addition sentence. 6 plus 3 equals 9. Kunin lang natin ang sum. Automatic, kunin na natin ang sum. Bawasan natin ang isa sa mga addends na 6 equals 9. Bawasan ng 6. Ang matitira ay yun din, yung isa sa mga addends. 3. Okay, nakuha po ba? Okay, next. Isa pang subtraction sentence. Kunin natin ang ating sum. Bawasin natin ang isa sa mga addends na 3. Ilan po ang matitira? 9 minus 3. May nasagot po ba dyan, Sir Wilmer? 9 minus 3 equals? Okay, hindi natin kita na medyo delay. 9 minus 3 equals 6. Ang galing yung 6? Ayun, sa addends din. Di ba? Madali lang po. Okay, this time naman, dito tayo sa subtraction sentence.
Meron tayong 10, bawasan ng 3, ang matitira daw ay ito. 10 minus 3 equals 7. So ngayon, ang kukunin lang natin dyan ay itong subtrahend at saka yung ating difference. Yun ang ating pagsasamahin. 3 plus 7, ilan po? Ayun din ang sagot. 3 plus 7 equals 10. Yan, nakita natin ha. Pagsasamahin lang natin yung subtrahend at saka yung difference. Okay, ngayon, pwede pa tayong gumawa ng isa pang addition sentence. Pagbaliktarin natin, kanina 3 plus 7, ngayon naman ay 7. 7 plus 3 equals yung ating minuend na 10 ang sagot. Makikita natin na talagang kabaliktaran siya. Okay, next. 12 minus 3 equals 9. Kunin lang natin ang subtrahend at ang difference. So, 3 plus 9 equals magiging 12. Isa sa mga addends ang ating sum. Okay. Next, isa pa uling subtraction, isa pa uling addition sentence. Kunin lang natin itong 3 at 9. Pagbaliktarin natin, mapapansin natin, kahit pagbaliktarin natin yan, ang ating sum ay parehas lang. Okay, dito 12, 12 pa rin. Pinagbaliktad natin yung dalawang addends, parehas pa rin ang kanyang sagot. Okay, naiintindihan po ba yun? Okay, proceed na tayo sa ating gawain sa pagkatuto. Kunin na natin ang ating software ni module. Okay, kunin natin ang ating self-learning module. Dear learners, na-ready na po ba ang ating self-learning module? Pahina 24, page 24. Okay, gamit tayo ng highlighter natin na black. Okay, dito sa haray A, makikita natin ang mga subtraction sentences. Meron tayong apat na subtraction sentences. Sa Hanay B, ibibigay natin ang dalawang addition sentences mula dito sa Hanay A. So, yun yung ginawa natin kanina sa board. Meron tayong 5 minus 3 plus 2. So, anong kukunin natin yung makagawa ng addition sentence? Kukunin po natin ang 10. Ilan yung ating ibinawas? Nagbawas tayo ng teacher. Nagbawas tayo ng 3. Ayan. Tapos, may natirang 2. Ayan. Itong kukunin, itong subtrahend at saka itong difference. 2 equals, ayun din yung ating minuend. 3 plus 2 equals 5. Nakasunod po ba? Okay. Mga mami, mga nanay, pwede po nating gabayan sila sa sagot. Okay, nasagot tayo yung number 1. Meron pa tayong isa pang addition sentence. Ito ay pagbaliktarin. So, ito ay magiging 2 plus 3. Naligtad lang siya. Rin ay 5. Nakuha po ba? Okay, mag-type nga po ng yes ang mga nakakuha ng tamang sagot. Sabi ni Shaira, opo. Yan. Naku, nawawala doon ang ating signal. Ayan, okay po. Ayan, sabi ni Aileen, 5. Very good. Okay. Meron tayong 6 minus 4 equals 2. So, kunin lang natin yung subtrahend at yung ating difference. So, meron tayong 4 plus 2. Equal lahat yun. Ayun, isa sa mga addends natin na 6. Okay, next. Pagbaliktarin lang natin. So, instead na 4 plus 2, magiging? Ayan, yes po, sabi ni Alan. Sabi yes po. Shout out sa aking mga principal dyan po sa Santissima Cruz Elementary School. Okay. Pagbaliktarin natin, 2 plus 4 equals, ang sagot pa rin ay 6 pa rin ang ating sum. Kuha po? Okay, yes daw. 4 plus 2 plus 4 equals 6. Very good. Okay, next. Number 3. So, meron tayong 7 equals 3. Kunin natin ang subtrend na 4
dagdagan natin ng 3, yung ating difference, ang sagot po ay ilan lahat? 7. Ayun din siya. Ayun, isa sa mga adem. Okay, ngayon naman, pagbalik na rin natin, kids. Sana nakakasama. Equals 7 pa rin. Ayan, nakakasunod po ba? Opo. Yan, very good, Aileen. Okay, next, number 4 tayo. 4 minus 3 equals 1. Kunin lang natin agad yung subtrahend the 3 plus ating difference na 1 equals, ayun, isa sa mga addends ay 1 plus 3 equals 4. Okay, nakasunod. Ayun, very good. Eva? Yan, Aljan? Opo, sabi ni Shaira. Okay, next na tayo. Buklatin natin sa pahina 24 pa rin tayo. Ayon sa pagkatuto bilang 2, isulat ang simbolong plus o minus sa patang upang mabuo ang pamilang na pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Okay, natatandaan niyo pa, no? Isang linggo, sabi ko, itingnan lang natin ito kung nadagdagan o nabawasan. Kung nadagdagan o nabawasan, kung nadagdagan, tayo ay magpa-plus. Kung nabawasan, tayo ay mag-minus. Tingnan natin ito, 8 at saka 3. Nadagdagan ba siya o nabawasan? Ha? Nadagdagan po ba siya o nabawasan? Okay, gamit ang counter. Nabawasan po kasi po umuwi siya. Very good. Okay, bawasan natin ang tala. Okay. Counter, wait lang po kids. Okay, so yung 8, ang sabi ay, teacher, babawasan po niya, nadagdagan siya. Ay, nadagdagan, umuwi po siya. Ang likot nating highlighter. Okay. Ayan. Ah, nawawala. Nawawala. Okay, so ito na lang. Nawawala yung ating pointer. Ang likot nating pointer. Wait lang po. Okay, so kung babawasan siya, ang ilalagay natin ay minus o plus. Natin ay minus. Ayan, ginawa natin. Okay, so ang sagot ay 8, nabawasan ng 5, ang sagot ay 3. Next, number 2, meron tayong 9 plus 3 equals 12. So yung 9, dumami. Ano ibig sabihin? Tayo ay magdadagdag. Okay, dadagdagan ng 3 equals 12. So, tayo dito ay magpa-plus. Nakakasunod po ba? Ayan, nabawasan po. Okay, ito naman isa, nadagdagan. Very good. Next, number 3. Ayan, sabi niya, plus po. Ani Mary Shell. Okay, 5 blank 2 equals 7. Yung 5 din 7. Ibig sabihin, tayo ay magdadagdag. 5 dadagan ng 2 ay ito. Ayan. Next, 9 blank 6 equals 3. Yung 9 naging 3. Nadagdagan o nabawasan? Nadagdagan po. Ayan, tayo ay nag... Ayun, sabi ni Shaira, nabawasan po. So, ang sagot natin ay minus. 9 bawasan ng 6 equals 3. Next, 4 blank 2 equals 6. Ay, nadagdagan ba o nabawasan? Okay, nadagdagan po. Tama. So, plus tayo, sabi ni Alan at ni Aileen. Okay, next. 3 blank 4 equals 7. 3, nadagdagan. Saan? Okay, sabi ni Shaira. So, tayo ay nag-plus. 3 equals 7. Next ay 15 blank 6 equals 7. Nadagdagan ba yung 15? Saan? Okay, nabawasan. Very good. Okay, sabi ni... Okay, sabi ni friends. Okay, minus po. Blank 4 equals 5. 5, nadagdagan o nabawasan? Ito po ay nabawasan. 9 minus 4 equals 5. Next ay 13 blank 5 equals 8. Okay, yung 13 ay very good. Nabawasan daw po, sabi ni Rary. Okay, 13 minus 5 equals 8. 5 blank 2 equals 7. Nadagdagan ba yung 5?
Okay, sabi ni Aljan, nadagdagan po. So, ibig sabihin tayo ay magpa-plus. 5 plus 2 equals 7. Okay, next. Nakasunod po ba sa gawain dalawa? Okay, type nga po. Nakasunod tayo sa gawain dalawa? Kung hindi po, pwede po natin balikan ang ating video na ito. Kasi i-upload po ito ng DepEd EdTech units ay page 25. Gawin po bilang tatlo. Suriing mabuti ang mga pamilang na pangungusap sa pagdaragdag. Isulat ito sa pamilang na pangungusap ng pagbabawas. Gawin ito sa inyong kwaderno. So, kuha natin kanina sa whiteboard. Yung plus, subtraction, wrong subtraction sentence. Okay, paano yan? Kunin natin agad ang okay, kung natatandaan nyo pa, kinuha natin agad ang sum. Ano yung sum natin? 10 ay 9. Yan. Minus, kunin natin ang isa sa mga addends na 4 equal, ayun yung sagot. Ayun agad, teacher. Ayan. So, 9 minus 4 equals 5. Okay, sige nga po. Gusto kong makita ang sagot. Ano ba ang isang subtraction sentence na magagawa na? 4 plus 5 equals 9. O mga nanay, pwede po natin tulungan ng mga kids. Ayun, sabi ni Mary Shell, 9 minus 5 equals 4. Very good. Kunin natin ang sum. Kunin natin ang isa pang na ito. Yan. Equals 4. Ayan ang ating sagot. Dalawa ating sagot. Nakita mo ba, kids? Very good kung ganon. Okay, mga mami, pwede po natin gabayan ang ating anak. Okay, kasi baka nahirapan pa silang mag-time. Okay, meron naman tayo sa number 2 na 8 plus 6 equals 14. Kunin natin ang sum na 14. Bawasan natin ha. Ano yung isang addends natin? Okay, 8 equals, ayun, ang gawin natin yan, 6. Okay? Next, ano pa ang isa pang subtraction sentence mula sa 8 plus 6 equals 14? Okay, sabi ni Mary Shell, ang bilis mag-type ni Mary Shell. Very good. 4 minus 6 daw po equals 8. Ayun. Ito lang yung ating kinoprap sa ating subtrahend. Okay, next. 7 equals 9. O, sige nga, tingnan. 2 equals 9. Gawa tayo ng isang subtraction sentence. Mula sa 7 plus 2 equals 9. O, na lang. O, happy watching. From Butong Elementary School, Cabuyao, Laguna. Hi po. Okay, meron na po nakapagsagot. 7 plus 2 equals 9. Tinang sum na 9. Ayun, si Eva. 9 minus 7 daw equals 2. Ayan, nakakasunod. Very good. O, isa pang subtraction sentence. Kunin lang natin ang sum. Bawasan ang isa sa mga addends na 2 equals 7. Okay, nakakasunod. Sunod po? Very good. Okay, next. Ayan, very good. Thank you, Maru and Mary Shell. Aaron, Maru, Eva. Very good. Ang bibilis mag-type. Okay, this time naman ay 3 plus 9. 3 plus 9 equals 12. Kunin lang natin 12 minus, ano, isa sa mga addends ay 3 equals 9. Okay, nakita? O, next natin, 12 ulit, bawasan natin ng 9 equals, ilan matitira? 3. Okay. Ayan. Next natin, 9. Yun, tama. Very good, Bernard. Eva, thank you very much. Ophel, tama po. Next natin, ay 4 plus 7 equals 11. Okay, kunin natin ang sum na 11 minus 4. Equals 7. Okay. O, isa pang subtraction sentence. Ayan. Very good, Junaline. Maxine. Kenia. 7 naman. 4. Ayan. Nakakasunod po. Okay. Thank you for watching. Alan, Shaira. Ayan. Very good. 4 minus 9 na tayo. Okay. Next. 4 plus 2 equals 6. Ang sum, 4 equals 2.
Ayan, isa pang sub-sentence mula sa 4 plus 2 equals 6. Okay, tingnan natin kung sino mabilis mag-type sa ating mga online learners. Ayun, meron na. 4 equals 2. Okay, kunin natin isang ating add minus 2 equals, ilan na po? Equals 4. Ayun, nakakasunod po. Very good. Okay, next natin ay 7 plus 1 equals 8. Okay, get the sum. Natin ang sum na 8. Kunin ang isang addend na 7 equals 1. Okay, nakakasunod. Very good. Next natin, isa pang subtraction sentence. So, 8 minus 1 equals 7. Okay, very good, Ophel. Okay, next. Okay, ito pwede nating sagutan. Yung susunod, yung number 8 to 10. Ayun na po magsagot, ha? Kayang-kaya po ba yan, dear learners? Okay, kaya-kaya. Okay, doon na tayo sa gawain sa pagkatuto. Apa, page 25. Okay, basahin at unawain ang suliranin sa ibaba. Alam po kaya-kaya yun na yan. Sagutin ang mga tanong sa inyong kwaderno. Si Sol ay may 16 na hulin. Meron daw siyang 16. Bilangan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Kanyang hulin ay 16. Ibinigay niya sa kanyang kapatid ang 5. Wow, may 1, 2, 4, 5. So, ang natira na lang kaya muna natin bilang anong katangian ang ipinakita ni Sol sa kanyang kapatid? Ha? Anong katangian mayroon si Sol? Siya pagbigay na kapatid. Yan, pagbigay, hindi siya madamot. Kayo po ba ay mga kapatid? Yan, nag-share. Mapagbigay. Okay. Sulat natin. Yan, sana nakakasunod. Ilang hole ang ibinigay ni Sol sa kanyang kapatid? Oh, very good. Very good, Mary Shell. Okay, good afternoon. Watching from Abalao Elementary School. Hello po. Number two, ilang hole ang binigay ni Sol sa kanyang kapatid? Okay, bilangin natin. Ang sabi ay, ayun, nandito rin yung sagot sa ating problem, ating suliranin. So, ang sagot ay, nagbigay si Sol ang hulen sa kanyang kapatid. Ilan lahat ang hulen ni Sol? Ilan lahat? Meron daw siyang, ayun, nasa suliranin din, binigay ang given ay, meron siyang 16 na hulen, binigay niya ang 5 sa kanyang kapatid. Ilan na lang ang natirang hulen kay Sol? Dito. So, meron siya 16 na buwan. Bilangin natin. Sabayin niyo ako, ha? Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ang natirang hulen ni Sol. Okay. Number 5. Ano ang iyong ginawa para malaman mo ang natirang hulen ni Sol? Learners? Ayan, very good si Shina. 11 na lang daw po. Okay, sabi ni Maru, 11 na lang daw po yung natirang hulen. Sabi din ni Eva. Okay, ginawa mo, paano mo nalaman na 11 na lang yung matitirang hulen ni Sol mula sa 16 hulen? Very good, Marichelle. Sa tayo po ay nag-subtract, subtraction. Sabi Eva ay babawas. Susulat natin dito ay pagbabawas. Subtraction sa Ingles. Pagbabawas. Okay. Nakasunod po ba tayo lahat? Hanggang isa, hanggang apat? Ha? Okay. Type test nga po. Ayan, hello po. Watching from, ano to? Silway 8 Elementary School. Hello po. Hello po, Ma'am Roma. Hello, Shina. Asan daw po? Very good. So, yung hindi natin nasagutan kanina, pwede nyong balikan. Okay? Sana ay marami tayong natutunan. Salamat sa panonood at pakikinig. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Biyernes. Pero tandaan natin na araw-araw mula grade 1 hanggang high school meron po tayo sa ating itulay. Kaya watch-watch lang po tuto. Bye-bye!
Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Eat2Light tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Eat2Life free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Eat2Life tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!